Hi guys, so step by step tutorial to ng intro ng Ikaw at Ako by Moira, that story. So guys, ang original na tunog na to, dapat meron kang kapo na nakalagay dito sa second fret. So ganito dapat siya. Pero gagawin natin siya na walang kapo para dun sa mga taong hindi pa nakakabili or tinatamad gumamit ng kapo, kasi usually pag tumutugtog tayo wala namang kapo, para ma-play nyo siya anytime. So dito sa intro meron tayong 5 parts para madaling tandaan. So dito sa first part, perform ka lang ng C. Medyo challenging to kasi gagamitin mo yung pinky finger mo. Tapos ilalagay mo siya dito sa 3rd fret number 1 na string. Ayan. Dito. So naka-C ka, tapos lalagay mo siya dyan. Ito yung first part. So ganito siya. Pagsasabayin niyo yung number 1 na string na nandito yung pinky finger niyo. At tapos number 5 na string. Ganyan. Tapos number 3 na string at saka number 2. So ganito. Sundan nyo pa siya nito. Babalik kayo dito sa number 5 na string. Tapos number 3 na string ulit. So ganito. Tapos, pag nakuha nyo yan, lipat kagad mula dito sa 3rd fret, yung ring finger nyo, tatanggalin nyo na siya, ipapalit nyo itong middle finger nyo sa 2nd fret. So, paano siya? Ito yung huling gagawin nyo sa first part. So, yung middle finger nyo nandito sa number 5 na string sa 2nd fret. And then, yung index finger nyo nandito pa rin sa number 2 na string sa first fret. So, ganun lang. Number 5 muna, then number 3 na string. So, kung mapapansin nyo, yung huling gagawin nyo sa first part, number 5 and number 3 na string, pero bakit nandun yung index finger nyo sa number 2 na string? Para hindi na kayo mahirapan maglipat. Kasi baka mas mawala kayo. So ulitin natin, ito yung first part. Pag nagawa nyo na yung first part, second part, ganito dapat. So sa second part, after nito, i-ready nyo lang yung pinky finger nyo para gawin to. Pinky finger dito sa number 1 na string sa 3rd fret. And then, sundan nyo kagad itong dito sa number 1 na string pa rin sa 1st fret ng index finger nyo. And then, open string. Okay? Kasi galing kayo dito sa... Kung di kayo sanay gamit yung pinky finger nyo, pwede na rin tong ring finger. So, gamit tong ring finger dito sa 3rd fret, number 1 na string. Okay. Case ko, gagamitin ko yung pinky finger ko. Okay, so pag nakuha nyo na yung... Sundan nyo kagad ng bass ng string number 5. Open string. So, gawin natin. Pag nasundan nyo na ng bass, hit nyo kagad yung number 3 na string, open string. Tapos yung index finger nyo, lalagay nyo dyan. I-ready nyo na dyan sa number 2 na string, number 2 na string sa 1st fret. So, pababa lang siya. Number 5 na string, open, 3, 2, tapos 1.
So ulitin natin yung buo ng second part. Tapos third part. So after nito. Sundan nyo agad ng bass string ng G, which is nandito sa number 6 na string sa 3rd fret. So ulit. So after nyong i-hit tong number 6 na string sa 3rd fret dito, sundan nyo kagad ng number 3 na string at number 2 na string. Tapos ire-ready nyo ulit yung index finger nyo dito sa first fret. Ganito. 6, 3, 2, open string, tapos first fret. So magiging ganito siya. Tapos pagkatapos ng ganitong tunog, susundan nyo ng middle finger agad. Middle finger dito sa 2nd fret sa number 3 na string. Yan yung 3rd part. Tapos punta tayo ng 4th part. So ito yung mali. Ang pang 4th ganito. Kapag nagawa nyo na to, sundan nyo agad ng bass ng F. So yan yung sa number 6 na string sa 1st fret, at gagamitin nyo yung ito, yung thumb nyo. So medyo mahirap siya para sa ating mga beginner, pero kailangan nyo na siyang simulan para unti-unti tayong nakakapag-discover ng mga bagong way kung paano gawin yung mga plucking. So ulit. So ganun siya. So bago natin tuloy yung 4th part, kung nahirapan pa rin kayo talaga dito sa paggawa niyan, ang technique ganyan, just make sure na may hit mo na siya, patanugin mo muna. Tapos ganyan, yan yung practice. Ngayon kung mahirapan talaga kayo, pwede nyong gawin yung shortcut na ito. So parang C siya, pero ibababa nyo yung middle finger and yung ring finger nyo dyan. So yung ring finger nyo dito na sa number 4 na string, yung middle finger dito na sa 3rd fret, yung middle finger nyo dito na sa number 3 na string sa 2nd fret. So paano yun? Kanina ganito. Nahirapan kayo, pwedeng ganito. Medyo mag-iiba lang yung tunog, pero yun yung alternative. Pwede nyo gawin yun. Pagkatapos ng hit nyo tong number 4 na string sa 3rd fret, tapos number 2, tapos 3-2, I mean, tapos 3-2, pababa lang ng pababa. 4-3-2, 4-3-2, ganon. Pero sa case ko, sa case natin, i-apply natin yun dito ha, para mas kuha yung tunog. So ulit, 4th part. Pagkatapos na to, so gagawin nyo number 6 to 3, tapos number 3, tapos number 2, number 6, number 3, tapos balik sa 6, 3-2, balik sa 6, 3-6, tapos 2. Tapos magsiswitch na kayo sa chord na G. Hindi na kayo magaganyan, ganito na lang. Lagyan nyo pa rin yung index finger nyo sa number 2 na string sa 1st fret, and then yung ring finger nyo, siya yung lalagay nyo sa bass ng G.
ito na yung last part, fifth part. So sasabayin niyo yung number 6 na string tsaka number 2. So pagkasabay niyo ng 6 at number 2 na string, number 3 agad na string, open string, at tapos balik sa number 2 na string. Ganito siya. Tapos hit ng number 6. Pagka-hit ng 6, open sa number 2 na string. Open na. Tapos sabay pa rin yung number 6. So ganun siya. Ganun lang kadali. So ito yung buo. Isang normal speed. Tapos babagalan natin. So yun, so sana nakuha nyo. Kapag medyo complicated pa rin, litulitin nyo lang siya. And pinaka importanting tip dito is alamin nyo yung chord ng intro, kasi dun lang din iikot siya, madadagdagan lang ng ibang mga steps. Pero dun lang talaga umiikot kung paano ko siya nakapa yung intro ng kantang to, ikaw at ako ni Moira. So that's it. By the way, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell icon para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video. Kung may request, comment mo lang or message mo kami sa Facebook page namin. So yun lang, salamat!